Hello guys! Good afternoon na dito. Tagal din akong hindi nakakapag-video kasi nga. Yung situation ko talagang super... Ay naku. Ito, magkukwento ako. Kasi tagal-tagal na rin akong hindi nakakapag film. Anyway, first of all, thank you pala sa lahat ng nanonood sa video ko, sa mga nonsense video ko, no? At saka sa nagko-comments, thank you, na-appreciate ko kayo lahat. Thank you kasi na-monetize na ako, which is hindi ko inasahan na ma-aprobahan ni YT yung monetization ko. Kasi hindi ko alam. Kaya yun. At least hindi siya hindi siya umabot ng 1 year. Kasi if ever umabot ng 1 year, parang back to zero ka ata. Kaya yun, thank you so much. Parang gumaan din ang loob ko doon, no? Nung nalaman ko yung resulta. Kasi na nag-i-email yan sila pag na-aprobahan, or nag-i-email din sila pag pwede ka na mag-apply. Nung nag-apply ako, nung June 4, kinabukasan na-aprobahan siya agad. Na-receive ko agad pagka June 5. yung email nila. So thank you so much. Thank you sa ito na nga tayo, no. Oo, andito ako sa Sarja kasi na 'di ba lumipat ako. Galing ako sa Moving Peak and 1 month and 1 week ako doon. So lumipat ako dito sa Sarja. Magto 2 weeks na ako dito. Hindi talaga ako nag-video and all, wala akong ginawa. Alam mo yung oo, maganda yung tinitirahan mo pero hindi ka naman masaya, which is naiintindihan ko naman kasi concern yung company, yung management sa amin, yung company ko, concern sila sa mga staff nila kaya pinapahotel nila. O, na-appreciate ko at saka nandun na tayo, pero syempre yung mental health din natin, diba? Oo, na-anxiety talaga ako dito. Alam niyo yung naranasan ko yung 1 week na umiyak. Seryoso, as in depressed na depressed ako. Yung alam mo yung nafe-feel ko yung na-isolate talaga, alam mo yun, hindi pala madali. Kaya yung umiyak na ako sa amo ko, sabi ko hindi ko na kaya dito, para akong mababaliw. Sabi niya tiisin mo na lang muna kasi baka magba-back to office na tayo. Magba-back to office yun ang sabi ng amo ko. Sinabi ko na ang kulit ko sa HR namin kasi ganito nga nafe-feel ko everyday, umiiyak ako. Alam mo yung na-overthinking ka, nag-overthinking ka tapos ang sakit na ng ulo mo. Kaya yun. Ay, hindi madali yung naranasan ko dito nung paglipat ko, promise. Talagang depression. Alam mo yun, umiiyak ako. Tumatawag ako, siyempre tumatawag ko sa Pinas. Oh, syempre hindi naman nila ako ma-feel. So, hayaan ko na lang sila. Yung mga kaibigan ko, tinatawagan ko. Pero parang hindi pa rin ako humihinahon. Alam mo yung nafe-feel ko pa rin. I feel lonely, I feel alone and all. Kaya yun. So, ngayon ako nakapag-decide mag-video kasi mag-2 weeks na ako dito. So, may magandang balita kasi magba-back to office na kami. Pero, hindi pa ako yung ibang staff magba-back to office na bukas. Magba-back to office na bukas. Pero ako ngayon, kami ata yung nahuling magte-test. COVID test. Oo. Pupunta ako ngayon dun sa clinic kasi ipapatest kami at binalik na din sa akin yung sasakyan ko. Alam mo yung nakakagaan ng loob. Parang, ba pwede na ako lumabas? Lalabas ako pero pupunta ako ng opisina if ever back to office na kami. Nag-message kasi ako sa kanya kung paano babayaran yung test. Sa COVID test, sabi niya, pwede kang cash, pwede kang card. So yun, pero i-reimburse naman daw. Kaya yun, sa mga 3 o'clock or before 3 or 2:30, pupunta na ako doon para mag-test. At least may makikita na ako mga tao. Alam mo yung parang kang kinukulong. Seryoso, parang kang kinukulong. Kasi dito, bawal ka rin bumaba. Bawal kang pumunta doon sa grocery. May tao silang hinay na para utusan mo na bumili doon sa baba. O, diba? Para kang disabled. Alam mo, talagang masyadong sumakit yung ulo ko doon. Sabi ko, ba't para akong preso dito? Diyos me. Kaya yun, ganito yung kwento ko. Since
lumipat ako dito. Hindi madali pinagdadaanan ko dito, promise. Oo nga, maganda yung bahay mo, malaki yung bahay mo, nakatira ka sa hotel, pero hindi eh, parang may kulang pa rin eh. Dahil dito sa COVID na to, kakaluka. Naintindihan ko talaga, pero ayun, sana naman din. Yung request ko sana is bigyan ako ng kasamaan, kaya lang nag-insist yung mayari, bawal daw, para safe tayo. So, alam ko yung Echa, ginawa niya yung part niya na mabigyan ako ng kung anong gusto ko. I mean, at least may kasama ako or ilipat ako sa ibang hotel. Kasi yung ibang, sa ibang hotel may mga Filipino doon, nagsasama sila sa isang room. Diba, ang saya. Ako lang mag-isa dito. Kaya in-open ko yun sa amo ko. At saka nag-send talaga ako ng email na na-anxiety ako dito, na-de-depress ako dito, na-de-develop yung anxiety ko at saka depression ko dito. Eh wala, ayaw nilang pumayag, so tiniis ko na lang hanggat kaya ko pa. So may nagmo-motivate naman sa akin, nagtiisin mo kasi yung iba nga, walang trabaho, no work, no pay. So yun na lang iniisip ko. So far ngayon, let's see kung anong mangyayari. Kasi after na result ko, pwede na ako i-inform kami na mag-duty na sa opisina. Pero dito pa rin kami uuwi. Pero ang tawag dyan yung... Iniisip ko yung traffic kasi matraffic kasi daw dito banda sa Sarja. First time ko kaya dito nagtumira. I mean, first time ko dito sa Sarja naka-stay ng matagal. Pero hindi man ako lumalabas. Kaya yun ang kwento ko, diba? Nakakalungkot. Pero for the safety nga naman, para din sa amin to, kaya tiis-tiis na lang. Kahit na mabaliw ako dito. Mas lang pakialam na mabaliw ako, girl, kaya tiis-tiis. Kaya yun, sakit ang ulo. Wait lang, may housekeeping, wait lang. Kaya yung guys, parang yes, nabuhayan ako ngayon, kaya nagbibideo ako. Kasi galing din ako sa labas ng park. Yun nga lang yung parking nila dito malayo. Yun lang, anyway. Yun ang pinagdadaanan ko dito. Sa 2 weeks ko, parang I feel so down. Alam yung point na ayaw ko na, gusto ko na magpa-terminate kung ganito man lang. May ganun akong iniisip. At iniisip ko umuwi na lang sa Pinas. If ever man mangyari. Sumasakit yung ulo ko. As in, umiinom ako ng panadol. Yung panadol ito parang paracetamol. Umiinom na ako yung point na umiinom ka na ng gamot para lang makatulog at saka mawala yung sakit ng ulo. Pero kumakain din pa naman ako. Hindi pa naman ako nangangayang. Pero yun na nga. O diba, hindi kasi madali. Hindi talaga madaling pinagdadaanan ko dito. Lalo na pag ikaw mag-isa. Actually guys, hindi lang ako nagre-reklamo ha. May iba daw nagre-reklamo din na gusto na mag-leave out or uuwi na. Kasi nga. Oo, hindi full yung sahod namin. May deduction kami sa house allowance. Bago lang last month lang nila titinda. Sa house allowance, kumbaga yung parang kami bibigyan ng house allowance, sila naman nagpo-provide ng accommodation. Pero, yun, hindi kasi ganun, kasi syempre nagbabayad pa rin ako sa, tinitirahan ko talaga. Hindi pa kasi ako malito doon, hindi naman nila sinabi na dito na kami titira, so whatever. Hindi naman in-inform ng HR na dito na kami titira. Kaka-inform lang niya kahapon, nagkukunin ko na yung lahat ng gamit ko at ilagay ko dito. Sabi ko, no, I cannot bring all my stuff here. Sabi ko ganun dapat. Yun, sabi ko, bakit dito na ba ako titira? Sabi niya, hindi pa daw niya alam kung magiging okay na daw ang mundo dahil dito sa COVID, sabi ko. Alam ko hindi magiging okay yan. Kaya sabi ko hindi ko pwedeng dalhin yun kasi may fridge ako, may bed ako, parang ginanan ko na lang siya para lang yun. Sabi ko hindi, no way, I cannot. Sabi ko, sabi niya, alis mo, yan naman kayo, auto-trip kayo ngayon. Ayun guys, so mga 2:30 alis na ako. Ay, naku, wala, una na pala, mga 2:30 alis na ako. Parang drive-thru lang daw doon, ipitest ka lang sa sasakyan, tapos wala, alis ka na. Yun lang. Mabilis lang pala ang test, para kasi kami atang, sa department namin, kami atang nahuling mag-test. Okay. Pero one day lang daw ang result, sabi ng kasamaan. So yun guys, yun na nga. So yun yung nangyayari sa akin dito sa dito sa lugar ko. Ito may malaki kasi to, mas malaki to sa akin sa dun sa tinitirahan ko dati. May one bedroom siya. Saka doon ang kusina, hindi naman ako masyadong nagluluto. Since tomorrow naman to. Ayun guys, sana naman maging okay na ang lahat kasi tawag dyan. Ayoko na here. Kasi prepared pa ako kitchen. H&M. Pero so far hindi naman na-affect mo. So far
pa, hindi naman apektahan yung trabaho ko. Nagtatrabaho pa rin naman ako on time. Pati na ako nagpa-process ng mga shoe. Kaya yun. So, iglaba ako eh. Kasi wala na talagang damit. Tapos, kung back to office, wala talagang damit pang opisina dito. Kailangan ko umuwi at kumuha. Pero hindi ko kunin lahat, no? Magkuha lang ako ng konting damit pang opisina. Kaya naman babalik ako sa... ipapareport na kami. So, guys, thank you for Leslie May. Leslie May. Thanks sa pakikinig ng dinaramdam ko talagang hindi madali. Tumatawa lang tayo pero deep inside. Yun na nga. Shit, alam mo yung nare-recall lahat yung mga ano, mga bad moments. Which is gusto ko maiwasan pero yung mga lalo na paggabi. Ay, naku. Yung nag-workout naman ako para lang mawala yung ano. Kaya yun, hindi siya madali. Kaya, so stay safe muna kayo kasi parang hindi pa uwi ang lahat. Ang narinig ko parang hiwala ng lockdown sa Pilipinas. Yun lang nga. At saka may nakikita ko sa Facebook na parang ang gulo-gulo sa NAIA sa ano airport sa Pilipinas. Yung iba hindi nakauwi sa probinsya. Isipin mo yun. Wala nang walang social distancing na doon. Kaya hopefully maging open na ang lahat. Maging open na rin kami dito. So guys, see you on my next vlog. Hindi ko alam kung maiisama ko kayo sa drive-thru test at tawag nila check. So yun na lang guys, sumawag yung siya. Tapos, ito na, nag-aantay na lang ako ng oras para aalis kasi magpapag-test ako doon sa Festival City, Dubai. Sa Dubai siya nakalugin. So guys, hindi ako sure kung madadala ko kayo doon. Kasi hindi ko alam, Diyos ko matagal.